Well, okay, supplement vlog ito dun sa kaninang madaling araw, no. So, good morning ulit. Yung FIBA Asia Cup, formerly known as Asian Basketball Confederation pala. So, nanalo tayo 1967, 1969, 71 and 73. Yung 1973 dito sa Manila yon. Gold, bronze and gold, silver and bronze yung mga napanalunan natin dun sa mga tournament na yon. Especially nung 1973 na sila Senator Jaworski yung naglalaro. At ang top scorer pala nitong isa sa naging top scorer nito is si William Bogs Adornado. Yun na nga yun, di ba? Isa yun sa mga PBA originals na kasabayan nila Senator Jowo. Yan. Isa sa pinakamagaling na shooter si Bogs Adornado. Nanalo ulit yung Pilipinas noong 1985. At ang naging top scorer nito is si Allan, the Triggerman Caidic. Isa yan sa mga idol natin, si Allan Caidic. Champion din noong 1985. So, assuming si Ron Jacobs ang coach nito. Kasi Allan Caidic played for Northern, yung NCC, yung Northern Cement. So, sila yung nag-champion nun. Actually, itong FIBA Asia Cup, China ang nagdo-dominate nito dahil sila ata yung pinakamaraming titles at ang pinakamaraming top scorer honors and MVP honors is Yao Ming. Okay? So, nakita natin after the 70s, China na yung nag-dominate. Kaya nga, 'di ba, na-report niya na yung Korea tuwang-tuwa dahil natalo nila yung China dahil ang huli pa nilang panalo sa China is 25 years ago, 1997. So dun sa mga millennials ngayon o ipinanganak lang nung 90s, nagdo-dominate tayo. Tingnan nyo na lang sa Wikipedia ni Jowo para makita nyo. Makikita nyo naman yung type nyo yung Asian Basketball Conference. Makikita nyo kung sino yung top scorers and MVP. Si Yao Ming yung pinakamarami. Isipin ganun kagagaling yung mga players natin dati. Sila Bogs Adornado. Talagang alam naman recently. Doon sa mga kasabayan ko, sa mga contemporaries ko, alam naman natin kung gaano kagaling si Allan Caidic. At kung gaano siya maraming pinaiyak na kalaban dahil sa galing niyang shooter. Di ba? Kasi yung ipinanganak lang ng 1990s, kasi medyo ano na si Allan Caidic noon medyo pababa na yung laro ni Coach Allan. So, during yung prime ni Allan Caidic, wala kayong idea kung gaano kagaling itong si Allan Caidic. Sa totoo lang. At saka yung mga naging kasama, kahit nga si Bogs Adornado, highlights lang. Si Allan Caidic nakita ko live. Si Bogs Adornado, highlights lang. Pero ang galing ah. Oh. Kasi minsan lagi yung inaano yung ibig sabihin meron tayong kaya hindi mo rin maalis sa mga Pilipino who knows history, okay? Hindi mo rin maialis sa mga Pilipino that knows basketball, a Philippine basketball history. Hindi mo maalis sa kanilang hindi mag-complain. Magko-comment lang ako dun kay sa article ni bola.ph na from the inbox. Well, okay. So, no bearing yung FIBA Asia Cup. Husgahan na lang si Coach Chot pagdating ng World Cup. Ba't pa tayo sasali dyan? Kung dyan pa nga lang sa FIBA Asia Cup, wala na tayong binatbat. Ano pa kayang aasahan natin sa World Cup kahit sabihin mong nandun na yung pinakamagagaling sa Pilipinas? Okay, baka nakakalimutan nyo noong 2014. Pagkatapos nating manalo ng unang game natin against Sigal, natalo tayo sa Asian Games. Diba? Fourth place lang tayo sa Asian Games.
ilang years na rin tayo nag-i-struggle sa Asian Games. At ngayon, kailangan nating bawiin yung atin sa SEA Games. So ano yun? Pag sumali tayo ng Jones Cup, no bearing lang din. Kasi sinasabi nung fan sa inbox eh, fiba Asia Cup, no bearing. E di ibig sabihin, pag sasali tayo ng Jones Cup, no bearing din. Pag magkakaroon tayo ng mga tune-up games to test, yun na nga yun eh. Parang yung pagsali natin sa FIBA Asia Cup, parang tune-up game yun. Actual tune-up game yun. Kung malang, kung mahina tayo ron, ano pang ini-expect natin sa World Cup? Kahit sabihin mo na nandun yung mga galing na players natin individually. Alam naman natin yan, kapag konti ang preparation ng isang national team, mahirap manalo. To be honest. Ewan ko ba sa mentalidad ng mga to? Eh kasi may pinagtatakpan din. Maganda na yung programa nung iba, kaso may issues na hindi nyo binibigyang pansin din kasi. So kaya na po force bumalik dun sa dati dahil dun sa issues na hindi pinapansin o ayaw umalingasaw sa totoo lang. So nakita nyo ha yung history nung Asian basketball. At saka si Rommel Adducul pala. Mythical team member lang siya. Pero at least may magandang showing din yung Pilipinas nung sila Rommel Adducul yung naglalaro. So based from history, yun na nga yun eh. Kung ang fan eh nakakaalam ng history at napanood yung mga games na yun, may karapatan silang magreklamo. Dahil maganda ang showing natin dito sa FIBA Asia Cup dati. And ang kagandahan doon, when players suit up for national team colors, walang kulay, laro lang. Kahit yung coach, coach lang. Ang preparation nila, intense. Hindi yung basta lang masabi lang na nakapag-prepare. So yun lang po.